kailangan may terms of kailangan niya. Terms of kailangan. Okay. Okay. So, kaya mo ba mag-gitara? O mas akin din baligan ko kasi baligan ko. Okay. Nagkuhan pa kayo ng bag? So, mabigat niya yung masakit na yan. Okay. So, mamaya pag-pray niya si Vietnam, naglakas sila pa yung natungo. Okay. Sa oh, sa company yun. Required it. Tapos, okay. 3 years, ilang years? 2013? 4 years. 4 years ago, we have the very same situation, pero iba naman. It can make us bitter or better. Ano yun? Magsa-surface na kami, magsisimula na yung ganito, at iilan na kami nun? Kailan? 10? Ganyan tayo. Si Daniela, si Ara, si Che, si Mau. Mga sampo. Wala pa si Heidi naman panahon yan. Wala pa sila, sila Kat. Wala pa. Okay. Yung nandito sa atin, ang nandun lang yung panahon na yun. 1, 2, 3, 4. Apat na lang. Dahil nandito ngayon. Dito si Alpha John. Okay. Apat na lang. Nandito ngayon na yung hindi present. Yung panahon na yun, gusto namin sabihin, at sabihin natin yan yun. Magsisimula na kami, at kaya pang namin yun. Okay, magsisimula na kami ng service. Nandun lang kami sa isang waiting shape, Tambayan sa UP. Kasi Tambayan, so open area, Tambayan, at meron kami talaga lang isang green na gitara. Okay? Tapos meron kainan sa gitna. Tambayan, open area. Yun yung bulk. We cannot afford kasi may aircon. Ang offering, variable. So, okay, ang offering, 4 years ago. Doon, ngayon kasi, alam natin may absent. Alam natin darating, nandito sila next week. Alam natin may darating. Alam natin may mga live group, disciple, people outside na hindi nakapag-invite. Alam natin may mga nag-tantrums din, naglaba. Alam natin, pero nandito sila sa Christmas party. Alam natin. Di ba? Pero nung araw na yun, wala. Wala kaming ganun. Kompleto na kami. Andun na kami. Walang absent, walang ano. Andun kami. Alam mo yung ganun? Wala kang inaasahan na next week may darating. Inaasahan mo, next week, sana may dumating. Ganun. Tapos mag-service na kami. Mag-start na. Biglang, merong parang, ano yun, rampahan sa gitna, no, karapan ng Tambayan. Yung ano lang, plywood na kahon. Tapos biglang, eto yun lang, 4 years ago, Sunday. Biglang, merong ano, may naglakad doon sa rampahan. Mga bata, yung mga bata pumunta ka ng UP, ngayon kasi medyo malikit na yung bantay eh. Dati pag pumunta ka UP, may mga bata dyan, yung mga nagbubuti, lalapit sa'yo at sasabihin sa'yo ang katagang, may iwagang kataga na, Teh, kuya, naging piso. Pero kasi siga yun, hindi yun nagmamakaawa ka, Teh, naging piso. Hindi ganoon. Kaya naging piso. Ganoon. Siga. Sila yun. So lalakad sila doon. Maya, okay lang. Dalawang piraso. Maya. Dumami. Nagkumpulan. Tapos hindi nagsapa, hindi na kontento sa paglalakad. Alam nyo kung anong ginagawa. Tinatalunan yung ano, yung plywood. Tumatalon sa harap namin. Magsisimula na kami ng service. Kakat na mag-worship na, tumatalon. Pahag-pahag-pahag. Gumaganon. Okay. Kung ikaw yun, anong gagawin mo? Magsisimula kayo at nasa isip mo ang gagawin yung para kay Lord. Para kay Lord may gagawin? Para kay Lord. Meron kami yung church. Ano ba yung church? Si Lord. Para kay God. Ano ba yung para kay God? Yung gathering? Actually, hindi ito yung para kay God. Ano ba yung para kay God? Worship. Ano yung worship? Yung love.
paano mo ina-express yung love na yun sa kanya at paano mo ina-express yung love na yun sa iba. Yun yung worship. Na maramdaman ng ibang tao na si God buhay sa buhay. Kanina, nag-taxi ako, bago ako pa dito, pinag-pray ko sa Manong Rider. Diba? Usap kami ni Manong Rider. Simpleng bagay, pero pinaparamdam mo na, hey, mahal ka ng Lord. Mahal ka ng Lord. So yung mga bata na yun na namamalimos, pwede ako maging bitter o better. Pwede akong mainis kasi naiinis na talaga ako ng mga panahon na yun. Kayo, anong nararamdaman nyo pagka hirapan na ako eh? Ay, usan. Kasi kami din natin. Okay. Praise. Anong number to? Ayan, number 2. Ayan, hinamo. Yup, hinamo lang. Ayan. Ayan, so ito yung wireless natin. Parang pala naman natin ng mga yun. So, nakatipid dito mahal. Nakatipid tayo ng mura. Ay, di man hindi ko natipid natin dito. So, murang-mura siya. Kasi nag-isip kami, ano mo gagamitin natin? Tapos nag-isip namin, kaya naman bumili ng church nito dati pa. Ba't inabot ang ilang taon bago makabili? So, may, sabi ko sa kami, plano si Lord. Yeah, plano si Lord. Ngayon, feeling ko pag nag-level up yung church, kumukunti tayo kasi dumating yung projekto. Kumunti din tayo. Pero hindi, tapos biglang dumarami ulit. Ngayon, alam niyo ano nangyayari? Doon sa mga bata, normally pag tayo na merong hindi natin gusto nangyayari, sino sa inyo naiinis? May ginagawa ka, ini-istorbo ka, may dakilang istorbo. Ano yung ginagawa ko sa dakilang istorbo? Ito to. Ano yung ginagawa niyo? Dakilang istorbo. Lalo naman pag yung istorbo, hindi mo makilala. Ano yung ginagawa ko? Nga, para ano? So, pwede ko sabihin sa mga bata, alis na kayo dito, ganito, ganyan. Pero noong time na yun, sinabi ko, kasi pero medyo matalas yung salita ko. Sabi ko, mga bata! Medyo galit. Bata! Kasi ang dami nila, ingay nila eh. At kanyari, nandito kami, ito yung tambayan, andyan lang sila. Ayun lang. O kaya doon lang sila. Ganyan pa lang. So, sabi ko, mga bata! Sabi kayo sa akin. Sabi kayo dito. Yan, hindi lang sila. Pero bago yun, bigyan mo na ako ng consent. Consent sa mga kasama ko. Ang time na sabi ko, pwede ba baguhin natin yung gagawin natin kayong araw na ito? Hindi nila alam kung anong gagawin namin. Sabi ko, sinipasto. Kasi itsura ni Ate Mau nung araw na yun, makikita. Yun lang, iba na itsura niya rin eh. Ano grabe? Iba, diba? Kasi sabi ko, mga bata. Eh, mga bata, maganyan kasi lang yung steam. Ganyan. Kasi hindi na yung steam. Okay? Pero mga bata, lapit kayo dito. So, lapit sila. Tapos sabi ko sa kanila, may gagawin kayo, wala po. Hindi kasama kayo sa amin. And, tinuruan namin sila ng worship song. At, for the next 30 minutes, yung service, sa pula kami, naging almost 30 kami. Naging 20 plus na ba? 20 plus. Meron kasi ilan sila eh. Okay, marami sila. Kasi siguro nasa 20, 16, gano'n. Ang bottom line, dumami kami bigla. Attendance namin mga bata na sa King Kids Church. Nag-share kami, tinuruan namin sila isang worship song, tapos sa Tagalog, tapos pinag-pray namin sila. At doon sa beauty sa prayer, umiyak kami. Kasi umiiyak. Umiiyak, marami sa amin umiiyak. And that is one of the things na hindi na makakalimutan. And nagsusula kami. So, ngayon, pare, nandun pa rin sila, pare, pero you're able to sow seeds sa heart nila doon. Kilala pa rin nila kami hanggang ngayon. Tumipunod pa kami sa UP, makikita nila kami. They still know us. Ano pa rin yung mahiwagang kataga? At then, naging pisang. So, this time, hindi namin sila binibigyan ng piso. Binibigyan namin sila ng enough na pagkain. Kahit dati, hindi namin sila binibigyan ng piso. Kasi, after that day, naging connected sila sa church. After that day, ang lagi na doon, pinapakain namin sila. Minsan sila yung ma-attend sa service. These kids, hindi pa uli siya nangyayari sa church na ito, pero mangyayari siya. At, by the way, itong mga bata na ito, sobrang mabango. Gano'ng mabango? Ganito. Imagine mo, hindi naligo ng loob ng isang linggo. At, puno-puno ng pawis na napaka-asin. yung asin, yung damit, maputi, may grasa,
Tapos di lang yun. Pag nagsasalita, talagang iiwasan mo yung ano. Dito pero, yung kami tinuruan ng Lord po, yung paano hindi ko maaarap, yung paano yakapin ang laro ko. How do you know that it is love if you're able to give it to the people that it is hard na para sa'yo yung ibahagi yun? Kaya po kong yumakap ng isang mabahong tao? Dito kasi pag nasabihan tayo, mamaya, ayun, tayo tayo, yakapin natin bawat isa, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yun lang, yun lang sabihan natin eh. Ang pangulo kaya ako po eh. Amen ba? Eh, paano pag iba sa labas? Kaya po kong iyakapin, eh, pastor, kaya pa ba gawin niyo ngayon? Ako, oo. Ewan ko sila. Ako, oo. Kaya, kaya po. Kasi, love, always need. And that is worship. We give something. Amen? So, nasabi ko, ito, wala, no? Kasi kaya namin naranasan yung beauty taste. Para tuwing mangyayari ito, may babalikan kami. Na dati. Hindi na pag-remake si Ate Mom. Dati. Dati, yung walis na yan. Ngayon, yung walis, pinanghihito na lang, di ba? O, pag-remake na ito. Dati, hindi kami makatawa ng ganito eh. Pero ngayon, alam natin, God doesn't abandon us. Amen, brother. Amen. Lord, thank you. Thank you. So, I need you to find people right now. And let's just stand. Let's just stand. Sige, tayo po pala. And I want you to be free. So, pwede ba maging free tayo? Yes. Let's just stand. Then find someone that dito, and just bless that person. And Lord, let this person experience your love. Na sa kabila ng mga nararanasan at mararanasan, alam niya, guess what? Hindi nang iiwan ng Diyos. Andyan siya. And last one pala, God is reminding me this. I will preach it next year, pero spoiler na ito para sa inyo. Hinahayaan ng Panginoon mangyari ang isang bagay kasi gusto niyang ipakilala ang sarili niya sa iyo sa bagong paraan. Makilala ko lang siya na ay, ikaw pala yung Panginoon na nagpapagaling pag nagkasakit ka. Alam bakit? Kasi madaling sabihin, si Lord nagpapagaling. Amen. Amen ka ng amen. Pero kung naranasan mo on your own yung kagalingan mismo nag-aaling sa Kanya, ang pagkakilala mo sa Diyos hanggang dito lang. Hindi dito. Amen ba? Yes! Si Lord provider, alam mo siya provider. Narinig ko kasi sa iba provider. Pero hanggang laging meron kang something may pang bilaman yung wallet mo, may ganito, di ba? Hanggang hindi mo nararanasan na naglalakad ka, ganyan, pinay ka naman ang intim kasi nalakari mo mula Cubao hanggang Marikina, di ba? Cubao hanggang Montalba, hindi mo gano'n. Kasi nawala yung wallet mo. So, pray ka lang, Lord, please provide. Maglala, pero maglalakad ako, tapos naglalakad ka. Tapos pagkasipa mo ng isang lata, biglang may lumito na pera. Di ba? Sapat-sapat sa mamasahe mo. Doon, experience mo talaga si Lord magiging provider mo. Amen ba? O kaya si God, forgiver. Unforgiver, pag ikaw nagkamali, ikaw bumagsak sa kasalanan, alam mo na until maranasan mo yung love na si Lord, yung kapatawaran ni God, doon mo talaga maiintindihan sa puso mo, God is a forgiver. Ano po ito? Nagkakaroon ka ng realization kung sino talaga ang Diyos sa buhay mo na hindi mo lang narinig. Ikaw mismo nakakilala sa Kanya dahil sa pinagdaan. Amen ba? Ito, one day, sasabihin niya si Lord kapag, bakit? Nakikita niya ito ngayon. Pero one day, makikita niyo. Nandun tayo sa Kia Theater, one day, makikita niyo. Grabe, masyado maliit ito. One day, makikita niyo, may pila. Bakit? Nag-aantay sa susunod na service. Kasi hindi pa tapos yung unang service, nag-overtime. Bakit makikita niyo? Pero sino makaka-appreciate mo? Yung mga tao nyo. Kasi naranasan. Nakita. So, sabihin sa katabi mo, be better. Don't be bitter. Yan. Hashtag yan, ha? Okay, maging better, or maging bitter. Again, let's pray. Father God, as we pray for one another, make us an encouragement. Make us an encouragement to one another. Come on, let's just go around and pray. And you can get a chair, okay? You can get a chair, then
and simply pray for that person and encourage that person. Come on, yung nagpray ka rin na ibang partner naman. And we're going to start worshiping the Lord. We're going to start praising God. Come on, let's just, dalawa tatlo, kahit ilang pa yan. Come on, let's just, you can sit down, you can sit down, you can. Thank you, Jesus. Thank you, God. Si Christian. Okay. Let's just honor the Lord. Awesome. Hey, let me come on.
Madam!